ako napakasaya ang nararamdaman ko. Kasi alam ko pong nakatadhana na si Joy Pileni na maging Pangulo ng Pilipinas. Yun po ang aming nararamdaman ngayon. Napakasarap, napakasaya. Naluluha ako, naiiyak ako sa kagalakan sa ginawa ni Joy Pileni na maging Pangulo siya ng ating Pilipinas. Pinanggapang hamon. Bakit po ba kayo naniniwala na kaya po ni Joy Pileni na i-lead yung Pilipinas through the pandemic? Siya po ay isang matuwid na tao. Isang may dignidad na tao na walang ibang kandidato kundi si Leni lang. Baliktarin mo lang yung kabila. Wala na pong iba. Nagali na si Leni lang talagang may dignidad at mayroong pagmamahal sa kapwa-tao, sa karapatang pantao. Kayo pa, sabihin niyo, sir. Baliktarin mo lang yung sa kabila. Kung yung kabila, ganon, eto, nasa kanya eh. Lahat ng positivism eh. Hindi siya bastos, hindi maginuas siya, malumanay. Talagang nakapokus siya sa ano sa business ng lahat ng proyekto niya sa maliit na budget. Tingnan mo naman for 3 consecutive years yung ano niya sa Commission of Audit, ang ganda. Apa. Tapos hindi siya traditional politician na takot na takot sa kapangyarihan. Pinipilit pa nga namin, nililigawan, ninaharana namin sa dyan sa labas. Kami nagsimula ng mga poster-poster niya, kaya natutuwa ko. Kasi saya-saya ko. Alam ko manalo kami. Sabi ng Diyos, sa atin ng Diyos. Kasi alam namin nakatadhana na siya. Oo. Tapos sir, sabi po nila magiging uphill battle to for VP Leni. Oo. Sir, sa battle bit. Oo. Pero naniniwala. Ganyan-ganyan naman yung survey niya ng VP siya, di ba? 1% later on umangat ng umangat. Ngayon 100% na po ang kanyang survey. Sa survey niya 100% na sa ngayon. Kaya pwede bang tumawag pansin sa lahat ng bikers sa buong Pilipinas? Lahat ng bikers sa buong Pilipinas, lahat na nahihirapan yung mga manggagawa, bumapapasok na during pandemic, sumama na po kayo sa amin. Pakita po natin yung pagkakaisa natin na ito po ang makakatulong sa atin ng sagot sa ating kahirapan, sa ating kahinaan, sa pandemyang ito. Kaisa niyo po kami. Yung mga dati, ako dating DDS, dati mo ako. Dati mo ba kayo DDS? Oo, nagkamali. Kailan po kayo nagbago at bakit po kayo nagbago? Nagbago na nagkasakit yung panganay naming kapatid. Hindi kami nahirapan humingi sa kanya ng financial support in just 2 weeks. Sa taming Office of the President, 3 buwan na hindi namin makuha kung ang kwanti niyang may bibigay. Kaya nakita ko, ang dalil lapitan. At saka, makikita mo naman mararamdam mo para siyang Holy Spirit eh. Iba yung dating eh. It's a battle between good and evil. I believe that we can make a difference for Leni Robredo. Yes. Sir, alam po, kailan po kayo nagkasakit? Retina detached ako eh. Kailan po nagkasakit yung kamag-anak ko niya? April 19. Tatlo na, sa kamimbilya namin ang nawala. COVID po? Oh, in just 5 months. In just 5 months. Ano? And then my brother, and then manang may mother-in-law. Kaya talagang gano'n eh. Ginagawa naman lahat namin ng pag-iingat ng protocol pero walang hospital mabuta, walang gamot. Grabe. Sino kikibo? Hindi kaya kikibo. Sino gagalaw? Kailan pa? Kaya, please, I'm appealing to all bikers, to all who believe for Leni Robredo. We have no alternative. Lahat sila, mga trapo. Isa lang ang aray kapangyarihan. Sila hindi. Leni, damandama mo. Kaya sana po, pagdasal natin ito na hamon natin ang gap niya, na ito na ang simula. Sila ilang malakas!